Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat! Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and magingat tayong lahat, okay? So, yun na nga! Another reaction video na naman for today. And sobrang nakaka-excite na naman. And syempre, na-miss ko kayong lahat, no? Pero bago ko simulan ng lahat, guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang nga pinaka-last reaction video, which is yung iba ang ngiti at saya ng Margel, diba? And then yung last moment ata nila dun, parang binilan din ata si Cindy dun ng sapatos. Ang sweet, diba? And congrats kay Margel talaga na napasaya ang isa't isa, diba? Ni Angel, grabe. Napasaya niya talaga si Mariano. Yan, no? So kung hindi nyo pa yung napapanood, nandyan yan sa may description, i-check nyo na yan, i-like and i-share, at mag-comment kayo para sa mga susunod ko pa mga reaction videos, okay? And syempre, amazing, amazing thank you sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong never-ending support sa channel ni Amazing Janus at patuloy na panonood ng aking mga reaction videos, okay? So for today's reaction video, guys, ang gagawin natin sa pinaka-latest upload ng SY, which is yung about Mariano. Ano ang sagot, diba? Sino ba ang much better sa dalawa na to? Eh, tingnan natin kung gaano ba talaga nila kakilala ang Mariano G, okay? So, panoorin na natin to. Let's go! Nasasaktan ka ba ba? Nakikita mo si Cindy at Mariano na magkasama? Oh my God! Yung question! Sa totoo lang. Oh my God, at kanan yung mga question. And syempre, thank you so much and credit sa SY Talent Entertainment for the video as always. Credits. Please don't forget to subscribe to their YouTube channel. Dyan yan sa may description, okay? Angel, may mga tanong lang ako. Oh my God. Pagsagot na lang ng ano. Walang bahid ng kasinungalingan, ha? Unang tanong. Interview to eh. Paano mo minahal si Mariano? Oh my God! Kasi nung una, yun nga, nagkukwentuhan kami dun sa side ng swimming pool. Habang nagkukwento siya, napapalapit na yung loob ko dun sa kanya. Nung time na yun, nag-open up siya sa akin ng mga problema niya. Tapos nung time yung yakap-yakap niya pa si Natoy. Napamahal ako sa kanya kasi kahit na ganyan yung ginagawa sa kanya ng family niya, hindi niya parang matiis. Oh my God, yes. Although, ano naman, tama naman yung ginagawa niya. Kasi pamilya yun eh. Kahit balibalik ta rin mo yung mundo, pamilya is pamilya. Yes, totoo, tayo. Totoo. Yun, sobrang malapit siya sa pamilya niya. So ako, napamahal ako sa kanya dahil doon. Wait lang ah. Guys, ano, usually ganun talaga yan. Kapag ka usapang family na, hindi mo talaga matitiis yan talaga eh. And kailangan mahalin talaga natin yung family natin. And maganda yung kinagawa ni Mariano, sino? Na mas pinapriority niya yung family niya. And sino ba nabang hindi ma-inlove doon? Kaya pala na-inlove talaga ang Angel eh. Okay, si Cindy naman. Paano mo minahal si Mariano? Kasi kaming dalawa ni Mariano, we meet each other in the most unexciting ways. So, nagkakilala kami sa TikTok. So, wala kaming personal na background talaga sa isa't isa. Hindi namin alam kung ano yung ugali ng isa't isa. Hindi namin alam kung anong meron sa isa't isa. So, nakikita lang namin yung isa't isa noon sa screen. So, kung paano ko siya minahal is yung nakita ko sa kanya kung paano siya sa mga fans niya, kung paano siya sa mga tao. At nung nakita na kami, nung nagkwento na siya, dun niya na inopen sa akin yung buhay niya. Doon na ako nahulog kasi masyado siyang mabait na tao. Totoo. Hoy, totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Cindy. Ganun na ganun si Mariano G. Especially sa mga fans niya talaga. Mahal na mahal niya talaga. And ayaw niya talaga ng parang may nasasaktan sa mga fans niya. Diba? Gusto niya okay lahat. Diba? And grabe, iba klase yung mga sagutan dito. Atuloy natin. Ano yung mga good side na nakita mo kay Mariano? Nung magsasama kayo. Good side.
good side na nakita ko kay Mariano. Ganda ni Angel. Mm, totoo. Pero, yun, protective siya. Tapos aasikasuhin ka niya, pagluluto ka niya ng baga. Maasikaso si Boy eh. Tapos, maunawain. Correct yun, yun, maintindihin. Yun. Tsaka, yun, yun lang pala. Sabihin ko sana lawyer, hindi mo pala naging. Hindi ka kinaya yun? Nakita mo. Good side ni Mariano is mapagpasensya. Mapagpasensya, mapagbigay, pag-unawa, lalong-lalong na pagdating sa pamilya. Yun yung pinaka-good side na nakita ko. Wait lang ha, comment lang tayo doon. Natatawa ako sa sagutan ni Angel eh, no? Diba? Hindi pala... Ibang klase ng mga galaw talaga ni Angel eh, no? And actually, kung babasahin, kung makikita at maririnig nyo, halos patulad na tulad lang yung sinasabi ng bawat isa. Pero, minsan may isipin ka na may mga bagay din sila na nasasabi na hindi nagtutugma. Siguro yun yung mas kilala talaga si Mariano G. Pero ituloy natin hanggang matapos, ha? Okay. Bad side kay Mariano. Ayan. Si Mariano dati wala akong nakikita ang bad side niya. Ngayon, ano? Pero ngayon nagsasama sila ni Cindy. Alam mo yun, parang dun ko siya nakikita. Siyempre, hindi ko naman sasabihin, di ba? Sa harapan ni Cindy or sa harapan ni Margel. Pero kung ano yung nakikita ko. Dati wala akong nakikita ang bad side niya. Siguro yung pambababae lang. Tsaka, wapo eh, babaero eh. Pero ngayon kasi iba na siya. Parang... Ang dami ko nung nakikita kung ano sa kanya mali. Like what? Kagaya nung kapag one time nga, mangyak-nyak na si Cindy. Mangyak-nyak na siya. Kasi, siya na lang palagi kumikilos. Tapos, hindi na niya, alam mo, hindi yung pinapahalagaan yung ginagawa ng tao. Kasi syempre babae rin ako. So, ramdam ko yung sakit kapag, syempre nga naman, naglaban kita, kunyari, ako si Cindy. Syempre, kung ako'y nasa sitwasyon niya, pinaglaban ko siya, hindi sa nanunumbat, naglaban siya, naglakas na loob, pumunta dito kahit na alam niya, wala siyang magiging kakampi. Hindi sigurado, oo, ganon. Yan, parang hindi na siya marunong mag-appreciate ngayon. Okay, tuloy natin. Ano yung mga bad side na nakita mo kay Mariano? Bad side. Sa totoo lang na medyo ano na, medyo marami na. Nung hindi pa talaga kami talagang totally okay. So parang minsan naisip ko yung mga ginawa niya kay Angel. Naisip ko baka gawin niya rin sa akin. Posible 'yon. Hindi niya panindigan. Posible. Yung pagiging baga, babaero niya, na ginawa niya kay Angel, yung pananakit na ginawa niya kay Angel, baka gawin niya rin sa akin, yung mga panloloko, yung mga, baga wala kang pakialam sa mararamdaman ng tao. Okay. Natatakot din ako na baka gawin niya dati, yung ginawa niya dati, gawin niya din sa akin. Ayan, so wait lang ha, i-post ko muna ha. Feeling ko, diba, feeling ko naman, talagang hindi mo nga wala yung ano eh, pag nakakita, makakakita talaga tayo ng mga bad side talaga ng isang tao talaga eh. Kasi diba, nobody's perfect naman, lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero feeling ko, depende rin naman yan dun sa taong nakakasama mo talaga, diba? May mga tao kasi tayong nakakasama na parang, alam niyo yon, merong hindi napapansin yung bad side, 'di ba? Meron naman talagang napapansin yan. And normal lang yan, 'di ba? Kasi may mga tao talaga na ganyan. Nagkakamali talaga tayo. Ang pinaka-importante is binabago natin yung mga mali natin, 'di ba? Ayun. Sige, ituloy natin. Ano yung mga masasayang alaala niyo na hindi mo makakalimutan? Ayan, happy moments na ba? Una, ayan. Siyempre, naging masaya ako dun sa part na yung ano, nag-open siya sa akin, yung nandun kami sa side of swimming pool, yun kasi talaga yung pinaka-the best eh.
Kasi yun yung time na naging komportable ako sa kanya. Kasi nag-open nga siya. Okay. Tapos, siya yung una kong nakapagpalagayan ng loob. Tapos, noong time na sinagot ko siya. Yun. Para sa akin. Ano yung mga good memories niya ni Mariano? Sa good memories, marami. Kasi, si Mariano, nung nakita kami, unang pagkikita namin, talagang pinuntahan niya. Ay, iba-iba, oo. Magkita kami nila. Tapos yung mga pamamasyal namin sa kung ano-anong lugar, sa iba't ibang lugar, tsaka yung mga corny niyang jokes, kung magkasama kami. Actually, wait, pause ka lang alit, Dana. Actually, kapag kasama mo naman yung partner mo, kung mahal mo, di ba, lahat ng pwede niyong gawin, magiging happy moments at happy memory yung mga gan, memories sa mga ganong bagay, di ba? So, lahat i-consider mo yan. Pero meron din naman talagang pinaka, di ba? Iyon yun yung mga pinaka yan. Pero, di ba, kung ako yan, sasagutin ko lahat masasaya talaga. Walang yun lang pinaka. Pero feeling ko lahat naman talaga. So, tuloy natin. Ano yung pinaka-worst na may ayan, worst na naman. Pinaka-worst, Noong time na pakiramdam ko, niloko ako. Sinisisi ko yung sarili ko na baka kasalanan ko. Yung palagi na kami nag-aaway. Tapos, na napapakita pa sa camera. Ayun. Siyempre, parang, parang pinagsisigawan mo na eto kami, eto yung relasyon namin. Masaya. Oh, totoo yun. Yun yung siguro yung pinaka-worst sa lahat. Sige, check natin yung kay Cindy. Ano kaya ito? Ano yung pinaka-worst memory na nangyari sa inyo? Nung na-depress. Nung na-stress sa... Yung ba yung hospital siya? Family. Nakita na talagang... Kahit ako mismong... Ganda ni Cindy, no? Sinalo ko lahat. Ay, iba. Lahat ng problema. Parang ako lang mag-isa. Ayun yung naramdaman ko. Iba. Oy, wait lang ha. Ibang klase yun ha. Ibang klase yung mga sagot nila dito ni Angel ha. Yung kay Angel, tama yun. Like, hindi talaga siya dapat pinapakita on cam pag nag-aaway kayo. Kasi iba yung nagiging feedback niyan eh. Especially yung mga fans talaga. So, kailangan keep it private talaga yung mga ganyang bagay. Para at least, ba diba, hindi lumabas. And then, kung issue lang nilang dalawa, issue lang talaga nilang dalawa. No? And yung kay Cindy na sinalo niya lahat ng mga issue, ng mga problema ni Mariano G., lakas nun na, di ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag nandyan yung taong mahal mo, nasasaluhin yung mga problema, lalo na kung stress ka. Ibang klase, bumili ba ako doon kay Cindy? Tuloy natin. Sa tingin mo, mahal ba talaga ni Cindy si Mariano? Ayan yung mga kwesto naman! Una, sa totoo lang ha. Noong una, lahat naman kami talaga dito eh. Hindi kami sure. Hindi kami sigurado. Pero ako, hindi ko na tinignan kung... Wala akong panahon i-judge silang dalawa kung totoo ba yung pagmamahal nila sa isa't isa or hindi kasi nung mga panahon na yun, sobrang sakit ng nararamdaman ko, di ba? Nung mga panahon na yun, yun yung time na sugat ako. Pero ngayon... Ano? Oh! Sige, patapos. Ikaw ang nasa side ni Angel. At si Angel ang nasa side. Sige lang. Anong mararamdaman mo? Masasaktan din ako. Kasi, alam ko rin siguro yung pakiramdam ng kung paano ka mabetray. Kung paano masaktan. Kung paano loko eh. Kung alam mo yun, bakit mo pinilit yung pagmamahalan niyo ni Mariano? Oy, ganda question. Yung sa akin, kasi, pinaglaban ko yung pagmamahal ko kay Mariano. Okay. So, siguro yun yung naging
Kahit sa tingin mong mali. Wait lang ah, sobra akong ano, sobrang napaka-strong ng question na 'yon. Eh napaka-strong ng dalawa para sagutin yung question na 'yon. Bakit? 'Di ba, yung kay Angel na tinanong siya na sigurado ka bang ano, yung mahal ni Cindy si Mariano, yung tama ba? Ay tama ba 'yun ba 'yon? And siguro oo, talagang hindi mo talaga siya agad maiisip na totoo ba na mahal talaga ni Cindy si Mariano? Kasi, syempre, first, ano pa lang yan eh, first pa lang na pagkikita, and then, fresh pa lang, and then, siguro, that time, medyo, nag-move on pa lang si Angel that time. And sabi ko nga, parang, ang bilis lang na biglang dumating agad ang Cindy that time, diba? So, parang ang hirap lang nga naman dun talagang paniwalaan. Pero yung nagulat ako dun sa sinagot ni Angel na ano, hindi ako sigurado. Ano ba yun? Parang iba, no? Nakakasama niya kasi, yung ba talaga yung na-feel niya, naguluhan tuloy ako doon. And yung kay Cindy, napaka-strong din, napaka-tapang niya. Kasi nga, di ba, kahit alam niya na masasaktan siya, mas pinipili niyang mahalin si Mariano. Kasi mahal niya talaga. And iyon yung totoong pagmamahal, di ba? Ibang klase ka doon, Cindy. Ginalingan mo, try natin. Nasasaktan ka ba kapag nakikita mo si Cindy at Mariano? Ayan! Nasasaktan pa ba? My God! Totoo lang. Ano ba? Oo, syempre. Nasasaktan pa rin. Oh my God! Kasi, alam mo yun, kapag kahit na tumatawa ako, deep inside, nasakit pa rin yun. Kasi parang pinagmumukha nila sa harapan ko, sa mukha ko na mas okay kami kasi sa relasyon niyo dati. Oh my God! Sakit nun ah! Sakit nun, sige. Nasasaktan ka pa ba kapag nakikita mo si Angel at si Mariano na magkasama? Kita yung airport natin. Question yun! Ko! Oh. Oh my God! Medyo parang naiiyak si Cindy dito. Kasi Angel owns a big part of his life. Action ni Mariano. So yes, totoo. Masakit pa rin. Kinikilabutan ako dito. Nakikita ko sila na magkasama. Napapasaya niya si Mariano, dawin na napapasaya ko din si Mariano. Mm. So, andun pa rin yung kaba. Andun pa rin yung takot. Mm, totoo. Yung pag-aalala. Totoo. Baka meron pa. Oh my God! Meron pa? Na baka may suntok pa. So, my God, stop doon. It's normal. It's normal talaga na maramdaman nila yung mga ganyan. Lalo na kung fresh na fresh. Sabi ko nga, naghiwalay siguro ang Margel. Parang bago pa lang and then may Cindy na kaagad. Diba? And then sabi ko nga, nagkakasama sa vlog. And then, sino ba namang hindi maiilang doon? Diba? Kasama mo yung ex mo. And then kayong tatlo magkakasama. And then kasama yung girlfriend. For sure, masasaktan ka talaga. Kasi legit eh, na naging kayo eh, diba? Masasaktan at masasaktan ka talaga. And si Cindy, imposible hindi rin siya masaktan every time na magkasama si Angel tsaka si Mariano. Kasi mag-ex yan eh. Totoo yung sinasabi niya na baka mamaya meron pa, may nararamdaman pa, may nandun pa din. Normal na mararamdaman mo yan. And hindi ko nga alam kung bakit ngayon yung nangyayari na pinagsasama-sama sila. Kaya po ulit-ulit ko sinasabi, scripted yan, feeling ko, yung mga ganitong part na. Kasi, diba, hindi siya normal eh. Hindi siya dapat pinagsama-sama kasi nga nasasaktan yung bawat isa eh, diba? But anyway, sobrang bumibilib ako kasi napaka-strong na sinasagot nila yung mga question na to kahit mahirap sagutin. Ituloy natin. Gaano mo ba minahal si Mariano? Ayan. Sobra. Oh. Kaya sobra din ako nasaktan eh. Oh my God! Wala lang, hindi ako nasasaktan kasi pinapakita ko sa camera na masaya ako. Pero, bakit ba ako nandito kung di magpasaya ng tao, di ba? Totoo! Correct ka doon! Kontrolin yung emosyon ko pagdating sa camera, pagka nakaharap ako sa camera. Pero sobrang... Ako ba yan, Angel? Sobrang din ako nasaktan nung nawala siya sa akin. Mmm. Gaano mo ba kamahal si Mariano ngayon? Ayan. Sobra.
Sana all, diba? As in, kaya kong i-give up lahat. Kaya kong tiisin lahat. I-give up, itiisin. Hindi magagandang nangyayari. Mm. Kaya kong tiisin yung mga hindi magagandang ugali. Mm. Kaya kong i-give up kung anong meron ako para sa kanya. Grabe yun! Para sa aming dalawa. Para maging maayos kami. At the same time, para maging maayos din siya. Kasi kapag mahal mo, di ba, yung best lang yung para sa kanya yung isip. Ikaw ang pinili. Wait lang ah. Sobrang ano yun, sobrang... Natatapangan ako sa mga babae na to. Ibang klase sila sumagot. Ay, napaka-professional ang sagot. Like, iniisip din siguro nila kung ano mararamdaman ng iba no, habang sinasagot nila to sa totoo lang. No? And si Angel, yung personality niya, like, na parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Like, na alam niyo yun. Ginagawa ko to kasi gusto ko mapasaya yung tao kahit nasasaktan na ako, ba? Diba? It's part of their job talaga na mapasaya talaga yung tao. And yung mindset na ganon, okay na okay yon. And si Cindy na sinasabi niya na willing ako to give up everything para sa amin ni Mariano G, isa na yon sa mga dahilan para mag-stay ka sa kanya, mas mahalin mo siya, mas mahalin ka dapat ni Mariano kasi nakikita ko kung gaano kasinsir yung sinasabi talaga dito ni Cindy. Nararamdaman ko mahal niya talaga si Mariano. Si Angel ganun din syempre kasi hindi naman nila to sasagutin kung wala silang talagang pagmamahal kay Mariano, hindi pa. Tuloy natin. Ito ba yung araw na ayan, bumalik siya sa dati niyang buhay na pagtitinda ng flute? Sasamahan mo pa ba siya? Oo. Sasamahan ko pa rin siya. Oy! Bago ako... Oh my God! Sasabihin ko muna sa kanya yung mga... Ilig ako doon! Yung mga bagay-bagay na ganito na tayo, hindi na tayo ganito. This time, maghihirap na tayo na sobra. This time, kailangan natin kumayod ng sabay. Ngayon, kung hindi pa rin nagbukas yung isip niya, gusto niya pa rin talagang bumalik sa dati niyang buhay, sasamahan mo siya. Kung darating yung isang araw, babalik sa dati niyang buhay na pagtitinda ng flute, sasamahan mo pa ba siya? Depende kasi sa sitwasyon. Kasi, mas... ano, mas maraming magandang way para mas maging maganda yung future niya or future namin together. Pwede din akong mag-work, pwede ko din siyang tugunan. Pero depende pa rin talaga sa akin. Depende pa rin sa sitwasyon. Mm. Kung saan siya magiging maayos, syempre kung saan din siya magiging masaya. Depende pa rin sa sitwasyon niya. Kung ano yung gusto niya talagang piliin, kung ano talaga yung choice niya. Kasi, ang tao naman, hindi mo naman mapipilit kung ano yung gusto niya talagang tahakin sa buhay. So, kung ito yung, kung sinet mo siya yung standard totoo niya, yun na yung gusto ko. Pero hindi naman siya masaya. Wala akong magagawa. So, depende pa rin sa sitwasyon. Mm. Yes. Sabagay. Wait lang ah. Ayan. Oy! Ako ha, para sa akin lang ha, yung straight to the point, like nung tinanong si Angel, sabihin na, yun, sasamahan mo ba si Mariano? And then direct, yes, oo, sasamahan ko, ba? Diba? It's, ano yun, it's parang proof na yun na talagang ibang impact ni Mariano si kay Angel. Like, sasamahan kita kahit ano pa yan, susuportahan kita kasi mahal kita. Grabe yun, diba? Ganun yung gusto kong attitude. Kahit ano pa yan, maliit man yung gagawin mo, hindi ka man sure sa gagawin mo, sasamahan pa rin kita. Ang sarap dun sa pakiramdam, diba? Kasi ang importante, masaya ka naman eh, diba? And si Cindy, naiintindihan ko yung part na depende sa sitwasyon. Yes, oo, depende talaga siya sa sitwasyon. Kung may way naman, diba? To change yung isip ni Mariano G, diba? Para at least mas okay naman and mas maging komportable and mas baka nga naman may better, diba? Tama rin naman yung sinasabi niya, diba? Pero para sa akin lang, gusto ko yung parang pag gusto ko, kasamahan kita, okay yun. Iba, kilig ako doon, diba? Tuloy natin. Ngayon, last question na. Kung maghihiwalay si Cindy at Mariano. My God!
may pag-asa bang balikan mo si Mariano? Oh! Ano ba talaga si Mariano? O dahil may pera lang si Mariano? Oh! At may future ngayon? My God, bitin ah! Oh my God, bitin! May part 2 pa yun! Eksena na yung sa last part eh, diba? Sobrang ang hirap nung sagutin. Like for Angel, diba? Babalikan mo pa rin ba si Mariano kung maghiwalay sila? And minahal mo ba si Mariano din dahil sa pera? Masasagot kayo ni Cindy? Or ni Angel, diba? Abangan natin yung part 2 na yan. And sobrang ito lang yung masasabi ko, ha? Napaka-strong ng personality ng dalawang tao na to na related sa buhay ni Mariano G. Kasi, diba, sa sobrang dami ng pinagdaanan, of course, diba, hindi mawawala yung mga issues sa isa't isa, hindi mawawala yung parang pakiramdam, yung mga sakit sa isa't isa, kasi may mga nakaraan sa bawat isa't isa. Pero sobrang akong bumibilib kasi nasagot nila yung mga question kahit na ang hirap din. And for sure, diba, kung meron mang tao na mas maapektuhan dito si Mariano yon, kasi si Mariano yung pinag-uusapan nila dito, 'di ba? Kung may sabihin man sila na negative kay Mariano yung bato, 'di ba? So normal lang yon. Pero 'di ba, sabi ko nga siguro opinion lang nila yun sa isa't isa, yun lang din yung nararamdaman nila. And sinasagot lang naman nila yung mga question, which is tama na sagutin para at least mas clear, 'di ba? And iba, ang strong lang, and sobrang bilib ako sa kanilang dalawa, grabe. So ayun na nga, abangan natin yung part 2, excited na ako dyan, okay? So ayun na nga, if you like this video guys, please give me a thumbs up and don't forget to like and share and drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janus, your amazing friend. Thank you for watching and have a nice day everyone. Bye guys!